Hashtag maging mapanuri. Very good. So magaling. Mapanuri. So, na-mention natin noon na yun yung pinaka-isa sa bagay na inilagyan din ng hashtag kasi yun yung kailangang i-develop natin, class. Pauna rin sa sarili natin, lalo sa panahon ngayon na marami man tayong nakikita na babasa. Ano pa? Sino yung nagsalita? Ano pa yon? Sige, sabihin mo. Unmute mo na lang yung nagsalita kanina. Yan, pagpapahalaga sa katotohanan. Okay? So, kayo ba, mga bata, nasa ikalimang baitang na kayo, 10 years old, or yung iba mag-11 na, and sabi ko nga, kayo ay patungo na sa adolescence period, sa patungo na kayo sa stage na magdadalaga at magbibinata na. Malapit na, malapit-lapit na. Kasi, isa sa lesson natin sa science, katulad na nabanggit ko, ay patungkol sa pagmamature kasi magkakaroon na ng bodily changes. Okay? Now, kayo, bilang mga nasa ikalimang baitang, ano ang inyong na, ano ba ang na-realize na, naisip or na ano ba? Hindi ko man matagalog yung na-realize. Natutunan na lang, class, dun sa naging aralin natin sa pagiging mapanuri o pagpapalaga sa katotohanan. Ano yung naisip mo na, dapat pala bilang bata ay ganito? O, dugtungan nyo na lang. Dapat bilang nasa ikalimang baitang ay ganito. O, dugtungan na lang para mas mabilis nyo maibigay yung sagot. Ano yung dapat mong isaalang-alang o tandaan bilang isang bata sa ikalimang baitang, dapat kong tandaan o isaalang-alang na? Okay. Magbigay ng sagot. Si Santara, go. Na dapat akong maging mapanuri, lalo na ngayon, uso po ang mga hackers at scammers sa social media. Magaling. So, uso ang maraming hackers, ang daming binibigay ng fake news, kahit nga sa cellphone class. Merong mga nagtetext sa inyo, alam ko, na nanalo ka ng ganito, ng 800,000, itetext mo dapat yung number para ibigay sa iyo yung price. So, we need to be alert. Okay? Hindi lahat ng nasesend sa atin at nagbibigay ng impormasyon ay totoo. Ano yung gagawin mo para para malaman mo kung totoo o hindi ang narinig mo? Kasi yan, so diniscuss natin. Tingnan ko kung natandaan. Ano yung dapat mong gawin? May nabasa ka, may narinig ka, may napanood ka. Ngayon, hindi mo sure kung tama ba o totoo yung nakikita mo. Paano mo ngayon ititest? Susubukin o aalamin kung totoo ba siya o hindi? Yes, sir? Alamin pa ang mas maraming impormasyon. Yan, correct. Naalala niyo yung sources o pinagmumulan o pinagkukunan? Kailangan alamin pa. Kaya halimbawa, ayan, usap-usapan to ngayon, class, na yung Taal Volcano daw ay possibly ay mag-erupt. Okay? Minsan nagdadala siya ng takot sa tao na baka maulit na naman yung dati na mag-ashfall and ano. Pero paano natin mapapatutuhanan yung balitang yon? Mia? Maghahanap pa ako ng ibang impormasyon. Amen. Amen, ibig sabihin yes. True. Totoo. Impormasyon. Kanino? Sino sa tingin nyo, class, ang possibly makapagbigay ng tamang impormasyon tungkol sa pagputok ng bulkan? Kapitbahay? Yung mga nagtitinda sa palengke? Sino ang dapat nating pagkuhanan? Kia? P-box po. Yan. Totoo. So, kailangan nating pumunta sa... Ayan, ito pa isa class na kailangan yung tandaan. Di ba may mga pages? Pwede kayong pumunta sa pages ng Facebook or sa kanilang website. But be careful dahil may mga fake accounts na ginagamit. Katulad nga ni Governor, ilang beses ako class na fake news dun sa walang pasok. Suspended ang classes. Pero yun pala hindi niya account. Okay, nung nakaraan pang taon nung tayo ay nasa face-to-face pa na pag-aaral. Okay, so kailangan
maging ano tayo, mapanuri. So yun ang mga example na binigay ninyo at mga sagot ninyo ay pagiging mapanuri. Magtanong sa credible class o mapagkakatiwalaang tao. Okay? So this time, may mga sitwasyon ako class na ibibigay sa inyo. Sabihin kung totoo o hindi. Magbigay ng inyong opinion patungkol dito. Hindi lang sasagutin niyang totoo o hindi, pero magbigay ka ng saloobin mo tungkol dito. Paano mo malalaman kung totoo o hindi? Kung maniniwala ka ba agad? Something like that. Okay? So, unahin natin tong number one. Bunot tayo sa sahat. Ngayon, pumunta tayo dito, bunutin natin. Ayan, sino kaya ang sasagot sa number one? Ayan. Ayan, si Hersey. Hersey Ann. So, nakita mo yung pangalan mo. Ikaw yung sasagot sa number one. Ito yung number one. Basahin mo muna bago mo sagutin. Ligtas ang bakuna galing sa Russia. Kailangan magpabakuna agad para makaiwas sa COVID-19. Totoo o hindi? Hindi po. Kasi kung hindi ka naman po kinakonfirma ng gobyerno na yung bakuna po galing Russia ay yung nagsiging bakuna para po sa COVID-19. Very good. Ayan. So, ibig sabihin, si Hersey Ann ay nakikinig talaga ng balita sa TV at nakikialam sa kung anong nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. Okay? So, alam nating may mga bakuna na sinasabing possible na dumating sa Pilipinas. So, magpapabakuna ba agad? Maniniwala agad? So, totoo, hindi muna. Kailangan maging anong sigurado. Unless, ibigay na talaga ng gobyerno yung signal na pwede nang gamitin, lalo ang DOH, yan, that's the time, yan ang panahon na gagamitin na natin siya. Next, punta tayo sa susunod. Percy. Yan, ikaw ang sasagot, Percy. So ito yung tanong. Basahin mo muna bago sagutin. Mas marami ang gumaling kaysa namatay sa COVID-19. Totoo. Ay, paano mo nasabi yon? Ano, na, Percy? Na balitaan ko po sa mga balita po at mga nakikita ko din po na mga impormasyon po na mas madami na pong gumagaling po sa COVID-19 kaysa po sa mga namamatay po. True. Totoo yung sinabi ni Percy na totoo yung statement na to. Okay? Bakit? Yung napapakinggan natin na balita na sinasabi ni Percy sa TV o sa radyo ay galing sa DOH, Department of Health. Talagang directly from them. Bago i-flash sa TV, sa kanila lang pwedeng magmula. Hindi pwedeng may pagdaanan pa tapos may ibang agency na magbibigay ng result. So, saan lang galing? Sa DOH lang. Okay, next. Ay, wala si Ara. So, bunot tayo ng isa pa. Ayan, nababasa nyo ba, class? Nababasa nyo? Kasi yung font kasi ng ano, yung font ng sulat ay parang ang arte. Jaisley. Let's go. Nasa sa ating mga kamay, paano makakaiwas sa sakit? Totoo. Sige nga, ipaliwanag mo yon, Jaisley. Dahil maraming paraan para tayo makaiwas sa sakit. Gaya ng paghuhugas ng kamay araw-araw at pag-alcohol kada 5 minutes. Okay. Magaling. So, totoo, tama yung sinabi ni Chase Lee. Nasa sa ating mga kamay. Bakit nasa ating kamay? Kung naaalala nyo class yung mga reminders or paalala ng gobyerno o ng DOH, it's up to us. Kung susunod naman tayo sa protocols and mga alituntunin rather, or mga batas, at sa mga paraan kung paano mamampanatiling malinis ang ating sarili, then makakaiwas tayo sa sakit. Ano yung mga yon? Tama yung sinabi ni Jaisley. Kailangang mag-alcohol, maghugas ng kamay,
lalo pag galing sa labas, mag-social distancing kapag nasa labas. Ano pa? Mag-wear ng mask o ng face shield. Lalo sa COVID-19, kung gusto talaga nating makaiwas, it's up to us. Hindi tayo makakakuha ng sakit dahil din sa atin. Tayo yung tutulong sa sarili natin. Okay? Hindi naman kasi yung virus lumulukso ng malayo. Halimbawa, ang may sakit is nasa gentry, makakalipat sa atin. Hindi, unless naging ano siya, close. Close contact. Okay, may ilang pag-aaral na nasasama siya or nasa hangin na siya kasi nga, yung area is contaminated kasi maraming cases doon or yung mga droplets nasa hangin na kaya parang nagiging airborne. Pero may mga pag-aaral din class na hindi naman sa lahat ng dako may ganun. Depende lang sa lugar. May mga air-conditioned room kasi hindi makalabas. Eh, iniiwasan natin yun. Yan. So, again, it's up to you. Kung ligtas tayo ngayon, dahil na rin yun sa ating pag-iingat at patuloy tayong mag-iingat. Pumunta tayo sa susunod na tanong at ang sasagot. Ayan. So, nababasa naman siguro. Buksan mo na lang yung camera mo kung nakita mo yung pangalan. At basahin. Ang rehabilitasyon sa Manila Bay ay siyang nagbibigay ng ganda sa mukha ng Maynila. Totoo o hindi? Totoo po. Ayan. Paliwanag mo, Mia. Kasi po, ginawa na po ni Gov na ano, na parang beach po yung Manila Bay. Ayan. Pero, eto class, mamaya sa susunod nating lesson, meron kayong part na ma-re-relate nyo to, ay may iuugnay. Kasi maraming naguguluhan sa bagay na to na hindi raw, makakatulong daw, hindi raw, makakatulong daw. So bakit kaya ang tao naguguluhan? Okay? Anong meron? Bakit naguguluhan? Pero sa perspective o pananaw ni Mia ay makakatulong. Bakit? From the word rehabilitation o rehabilitasyon. So ibig sabihin, from being hindi maayos dahil nasira, aayusin. So, ibig sabihin, anumang bagay na mula sa pagkasira ay naayos, nirehabilitate, magbibigay ng ganda. Okay? Totoo naman yon. Katulad lang sa bahay, di ba? Kapag tayo ay nag-repair ng isang bagay, magagamit natin siya. Pag inayos natin. Pero kung patuloy nating pinabayaan, sira na nga, ay lalo pang hindi iningatan at pinabayaan at lahat. Sir, yes. Excuse me lang po, may nabili po sa amin eh. Sino yun? Ah, okay. Sino yun? May nabili po sa amin. May nabili. Okay. Ayan. Kaya di ba pag nagre-rehabilitate tayo sa bahay, yung pag nag-aayos, oh, gaganda. Nasa inyo yon. Mag-ayos kayo ng bahay, maglinis kayo ng bahay, magiging maganda. Parang rehabilitation din yun pag sasaayos. Okay, next. Buno tayo ng isa pa. Ayan. So, ito yung tanong para sa iyo. Go! Maraming suliranin kinakaharap ang mga magulang sa kung paano gagabayan ang mga anak sa modular distance learning. Ano yung sa loobin patungkol dito? Yes. Cass, go. Totoo o hindi? Totoo. Oo. Paano mo mapapatunayan? Ayan. So siguro itong usaping ito medyo mabigat talaga para sa edad ninyo na magbigay ng opinion o ng salobin patungkol dito. Pero depende na rin sa mga nakikita natin sa mga reliable sources na may ilang bahagi ng bansa na
kanilang mga anak saan? Sa modular distance learning. Okay? Lalo, for example, ay ang magulang ay walang oras para sa anak dahil nagtatrabaho, o may ilang magulang class na nagsasabi na mas mataas pa yung tinapos ng anak kaysa sa kanya. So may mga ilang ganong problema na that's the reality. Yun yung totoo. Okay? Pero hindi naman ganun kalawak yung ganong suliranin. Talagang mas marami ang nakakasunod. Bakit? Dahil nariyan ang mga magulang upang tunay na gabayan ang kanilang aralin using modular distance learning. Okay? So, totoo naman talaga. Pero, anong gagawin ng DepEd o anong gagawin ng bawat isa? Kung talagang tayo ay may puso na maisaayos ang lahat, magtutulungan sa ayos ang problema nito. Okay? Next, o panghuling tanong. Si... Yan. Ito yung tanong. Nandiyan si Carl. Carl, ikaw yung babasa. Epektibo ang modular distance learning sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa tingin mo? Ano ba? Ayan. Okay. Wag mo muna sagutin. Wag mo muna sagutin, Carl. Alam mo kung bakit nahihirapan ng sino man natatanungin dito? Hindi pa natin ganun masasagot talaga. Masyado pang maaga. Kasi nasa 2 weeks pa lang tayo class ng pag-aaral na ito. So, ibig sabihin, we cannot say, under ano pa, observation kung talagang kaya o epektibo na magamit yung modular. Aaralin pa yan ng mga experts kung naging effective. Okay? Mga guro, i-assess din nila kung effective ba. So, hindi pa natin masasabi agad ngayon. Kaya sige, si Carl is naging silent kanina, hindi niya dahil we cannot say, kailangan muna nating magbasa. Kailangan muna nating magtanong sa mga eksperto na pwedeng magsabi nito. At hindi ako ang makakapagsabi ng class ngayon kasi ang handle ko is online. So, hindi ko masasabi kung effective ang modular dahil hindi ako nag-handle ng modular distance learning. Okay? So again, saan natin itatanong? Sa mas nakakaalam. Soon, baka mga ilang linggo mula ngayon, malaman na natin ang sagot dito. Kung epektibo ba talaga siya. Ayan. So, yun ang naging pag-aaral natin o naging ano natin, sa kung paano natin susuriin ang mga impormasyong nababasa natin. At batid natin class na marami pa rin tayo mga impormasyong maaaring makuha katulad sa mga sumusunod. So, alam ko maaari tayong makakuha dito. Yung mga kaninang sinagot ninyo sa ba dito? Babasa kayo niyan. Alam ko. At dito, meron pa bang nakikinig ng radyo? Sige nga, mag-thumbs up kung nakikinig pa rin ng radyo sa ngayon. O hindi na, wala nang gumagamit ng radyo, baka ito, nanonood ng pelikula. O kaya naman, ayan, so nanonood ng TV. Diba? Pwede naman, yung sinesend minsan na link or FB page para dun sa live ng IBC, para dun sa lesson sa television broadcast ng lesson ng mula grade 1 or kinder hanggang high school. May oras lang yung grade 5. Or ito, sa internet, cellphone, laptops, gadgets, etc. Okay? So, anong nakukuha natin dyan? Impormasyon. Okay? Yung mga na ibibigay natin kuro-kuro, o ano ba kuro-kuro, opinion, o mga pwede nating sabihin o palagay tungkol sa mga balita, ay saan galing dyan sa mga pinakita ko sa inyo. Ayan. Sa TV, laging nagbabalita. Sa Facebook, may balita din. Sa internet, sa kahit platform, may balita. So, saan galing ang impormasyon?
sa lahat ng naipakita natin sa larawan. Okay, ngayon class, ang pinaka nilalaman ng pag-aaral natin is alamin ang mabuti at di mabuting dulot. Okay, ulitin ko. Alamin ang mabuti at di mabuting dulot ng impormasyon na nakukuha natin mula sa mga yan. Okay? Ulitin ko. Bakit nagkakaroon ng issue? Saan galing ang impormasyon? Diyan. Sa mga nakikita nyo sa screen. Sa dyaryo, sa radyo, sa pelikula, sa TV, sa internet. Anong ibinibigay nila? Impormasyon. Balita. Ngayon, ano ang alamin natin bilang mga bata? Yung first lesson natin, maging mapanuri sa mga nakikita natin na narinig. Ngayon naman sa panglinggo, ay ang aalamin natin ay ano ang mabuting dulot nito at ano ang di mabuting dulot. Kasi laging dalawa yan eh. It's either may mabuti siyang dulot or hindi mabuting dulot sa atin. At yun ang kailangan nating alamin sa ngayon. Ayan. Kaya yan, ang impormasyon, nakikita nyo sa screen, ilalagay nyo dyan yung mabuting dulot at di mabuting dulot. Ngayon, ganito klas ang gagawin natin para lahat ay mababasa ko ng mga kasagutan. Mag-start tayo dun sa mabuting dulot ng impormasyon. Okay? Ito ang gawin para lahat makapag-participate. Hindi ko na pasusulatin sa Somi board kasi hindi ko mababasa agad. Sa chat box, maglagay ng sagot. Okay? Ano ang mabuting dulot ng impormasyon? Mga impormasyon. Okay? Pwedeng sa iyo class o sa pamilya. Ulitin ko, ano ang mabuting dulot ng impormasyon sa iyo o sa pamilya sa mga nababasa natin, naririnig o nababalitaan sa TV? Okay, magsimula na, i-type ang sagot sa chat box. Ready? Begin. Okay, magaling. May nababasa na ako, class. Very good. Tama ang mga sagot ninyo actually, pero mamaya ibubuod natin yung mga naging sagot ninyo. Ayan. So, sinishare screen ko class para makita nyo rin yung mga sagot nyo saan. Sa monitor. Okay, magkakaroon na lamang tayo ng ilang minuto bago natin i-check. Yan class ang pinakapamagat ng lesson natin sa hapong ito. Pagsusuri sa dulot ng mga impormasyon. Paano natin susuriin? So alamin kung mabuti o di mabuti. So, I'm class so happy with your answers kasi nakuha nyo yung pinaka-pinupunto ng tanong. Okay? So, maligaya ako ngayon dahil nakikita ko na nakikita nyo kung ang kahalaga ng impormasyon. Sabi ni Aaliyah, nalalaman ang mga nangyayari sa mundo at sa paligid. Tama yun. Yun yung ano ng impormasyon. Imagine kung wala tayo class na babalitaan. Halimbawa, may parating na bagyo. Tapos hindi natin alam.
So, paano tayo makakapaghanda? Diba? Katulad ng pandemya, paano natin malalaman na kumakalat pala siya? At paano tayo makakapagligtas ng sarili natin kung hindi natin alam? So, mahalaga yun. Santara, nalalaman natin kung ano ang latest sa news. Very good. Kasi what we are getting here is yung latest. Ano yung bago? Kailangan natin ma-update. Kasi yung kung nabubuhay tayo sa luma at hindi natin alam kung anong meron ngayon, so mahuhuli tayo, hindi tayo makakasabay. Bakit hindi tayo gumaling? Halimbawa, may bakuna na pala, tapos sinisimulan na siyang i-inject. At safe naman yung bakuna, eh, hindi mo nababalitaan at wala kang alam patungkol dito. So hindi ka makakaisa or hindi mo malalaman na meron na at pwede ka nang kumuha. Mahuhuli ka. Nalalaman ng latest news, may nalalaman tayong impormasyon. So yun din, nadadagdagan ng kaalaman. Correct. Diba? Saan galing minsan ang ini-research ninyo? Sabi ni Roshena, sa impormasyon na napapanood o na kukuha sa internet, sa TV, and all. Pandagdag kaalaman. Ayan, para hindi mas scam o fake news. Yes, totoo naman yon. Pero tandaan natin ang fake news pwede rin manggaling saan? Sa TV, sa radyo, o internet. Pwede rin siya manggaling dyan. Nagbibigay ng mahalagang balita at iba pa. Correct. Like TV Patrol, like 24 Oras. Binabalita nila yung nagaganap sa buong paligid. Nalalaman ng balita sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tama rin. Mayroon tayong international news. Kung mayroon dito nagjo-journalism, so mayroon tayong pagbabalita na pangdaigdig. Nalalaman natin ang nangyayari sa ibang bansa. Natututong maging mapanuri. Correct. Kasi yung information is tinutulungan tayo na maghanap pa ng ibang sources. Naging alerto, yan. Tama. Yung pagiging alerto kia is nagagawa na natin ngayon. Kasi alam natin may pandemic, may virus, at nababalitaan natin delikado. Alerto tayo, di ba? Bili tayong alcohol, bili tayo ng mga sabon, tapos stay tayo sa bahay, alerto. Yun ang nangyayon. Nagiging nalalaman natin ang mahalagang balita na mabilis. Tama. Kasi ang social media, ang bilis magbalita. Nangyari ngayon, nalaman natin agad. May nalaman tayong importanteng impormasyon. Nakakakuha ng impormasyon kung ano ang nangyayari sa mundo. Impormasyon pa din. Nagiging alerto tayo. Tama. Halos may mga sagot plus na pare-pareho. Okay lang yon. Ibig sabihin, isa lang ang isip ninyo at nauunawaan nyo talaga. Nilalaman ng balita para nangyari sa paligid. Nakakatulong sa impormasyon para tayo ay maging alerto. Handa ang sarili sa magaganap. Tama, ihanda. Magbigay ng impormasyon sa ating paligid. Nakakuha tayo ng impormasyon. Correct. Loob at labas ng bansa. Makakapaghanda. Nalalaman kung may sakuna. Yung class patungkol sa Taal, so maging updated tayo lagi kasi may mga ilang reports na pero hindi tayo agad maniniwala. Kailangan magbasa na. Magbasa tayo. Malaman ng totoo at hindi totoong balita. Naging handa tayo sa sakuna at peligro. Yan. So, magaling. So, gusto kong palakpakan ng bawat isa na nagbigay ng sagot kasi tama lahat. Palakpakan nyo ang bawat sarili ninyo, ang sarili ninyo sa inyong pakikibahagi sa ating pagbibigay ng mabuting dulot ng impormasyon. Ngayon naman, dun tayo sa kabila. Ano naman ang di mabuting na idudulot ng impormasyon? Siyempre may disadvantage. So yun ang ilalagay nyo ngayon sa chat box ulit. Magsimula na in 4, 3, 2, go! Di mabuting dulot ng impormasyon.
Ayan, kung naka-type na kayo, pwede nyong basahin yung tinatype ng mga klase ninyo. Nakikita nyo yung mga sagot. Plus, wala ang maling sagot dito. Eh, ang mahalaga kung ano yung nakikita mo na posibleng maging hindi mabuting dulot ng information na nakukuha natin sa mga ayan, TV, radyo, at kahit nga sa pelikula, meron. Nang ano password niya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Okay, magche-check na tayo sa ilang sandali na lamang. True class, yung mga nababasa kong sagot ninyo, totoo. Ganun talaga ang nagiging dulot niya. Okay, so simulan na natin i-check. At yung number one na nakapagbigay nito si, kanina nakapagbigay na una si Aliyah, eh. Ngayon si Justin Miel, si Miel na nakapagbigay. Mag-aalala sa walang dahilan dahil sa maling impormasyon. Tama. Kahit mga magulang ninyo, nag-a-anxiety. Diba? Sobrang nag-aalala, naging paranoid na dahil nga sa balita at inaano na yung virus nga ay ganito, ganyan. Ayan. Konting katilang ng lalamunan, iniisip, meron na agad. Konting, so, mga ganon, naging paranoid, nag-aalala. Okay, katulad ng Taal, eruption, ay lumindol, sasabog daw ng pinakamalakas kasi pangalawang pagsabog na. May mga ganong usapin. Tandaan, maging mapanuri, huwag agad-agad maniniwala. Nagpapakalat ng mga peking balita, tama. Or yung mga sumunod na type, may mga naglagay ng na-fake news tayo. True. Saan ba manggagaling ang fake news? Sa impormasyon ding nakukuha natin sa mga TV, radyo, at dyaryo. Okay, kahit dyaryo minsan class, ay may mga pagkakataong hindi ganun ka-solid yung information, hindi ganun ka-detailed, or ka-ano yung sources. Pero ang dyaryo naman bago ilabas, talagang ina-approve na dapat tama yung balita. Pero minsan meron pa rin self-interest na nakakapasok. Kaya naapektuhan yung credibility ng information na naibibigay. Napupolitika minsan. Eh? Fake news. Yan, nag-aalala. So true, tama, nag-aalala. Nakakalat ng mga hindi totoong balita. Naluloko tayo sa fake news. Katulad na lamang nung saging na binanggit ko nung nakaraan. Pampagaling sa COVID, kaya yun, nagbilihan ngayon ng saging. Pero ang saging naman healthy, pwedeng makatulong naman talaga na maging healthy para makaiwas sa COVID. Somehow, tama din naman. Pero hindi talaga siya yung panggamot direkta. Ayan, hindi natin minsan inaalam. So, nakikinig na lamang basta. Pananakot sa tao. Tama. Ayan, hoax o nagkakalat yung mga fake news. Tama. Okay, maaari tayo ma-scam. Tama. Kumakalat ang fake news. Ang fake news, hindi totoong balita, na-scam tayo. Mga ba, lagi natatakot. Nagbibigay ng impormasyon, ang ibang naniniwala ng maling balita. Nalaman ng fake news. Ayan, na-scam, nag-aalala tayo. Ayan. Madaming natatakot. Nagpapanik. Ayan. Nagpapanik attack. Sa mga parents natin, madalas yun ang ano, nagpapanik attack. Ayan. At nag-aalala. Hey, so lahat ng binigay niyo class, tama. Wala akong nakitang maling sagot. Pero meron akong idadagdag class, yung kanina, yung dun sa part na hindi natin alam kung anong isasagot natin, nalilito na tayo. Kung ano ba talaga yung totoo, isa yun sa di mabuting dulot. Pagkalito.
Hindi mo na malaman kung sinong pakikinggan. Sabi ni DENR, hindi daw masama ang Dolomite sa Manila Bay. Hindi raw masama sa kalusugan. Sabi naman ng DOH, masama sa kalusugan. Sabi ni ganito, maganda yung Manila Bay na pagandahin kasi yun ang pinakaunang makikita ng turista. Sabi naman ng ganito, hindi yung pagbibigay ng ilang milyong budget para lang sa pagsasayos nito. So anong nangyayari sa tao? Litong-lito na. Sino paniniwalaan? Alin ba talaga ang totoo? Okay? Kahit nga sa tungkol sa coronavirus na yan, sa COVID-19, hindi na malaman kung ano ba talaga ang totoo na dapat gawin, saan ba talaga makakaiwas, etc. Kasi maraming impormasyon ang ibinibigay. Anong nangyayari sa ating class? Bombarded na tayo. Ibig sabihin, ang daming pumapasok na impormasyon, hindi na natin kayang lahat. Ayan, si Ara dyan nasa labas na. Siguro walang connection sa loob. Ayan. Ano pa? Class, alam nyo ba, class, nagiging dahilan siya ng ano? Idagdag natin dito sa di mabuting dulot. Pakilista din ha, pag-aaway. Nag-aaway-aaway na dahil nga sa dami ng impormasyong iba-iba. Okay? At kakaiba-iba ng paniniwala. Yan. So, kaya tingnan nyo, class, ang bansa natin. Medyo magulo, no? Kasi hindi alam natin kung sino paniniwalaan, sino pakikinggan. Walang order. Ayan. Kaya i-relate ko to sa peace education na magiging lesson natin. Mahalaga yung bilang tayo tao, maging mapayapa tayo unang-una sa sarili natin na huwag agad tayong makipagkaaway kung kanino sa tungkol sa mga impormasyong nakirinig natin. Unahin nating unawain ang bawat isa at tayo yung una-unang maglagay ng order ng pagkakasunod-sunod. Sa bahay pa lang, isagawa na yun na hindi agad naniniwala, kailangang sumusunod sa mga alituntunin. Halimbawa sa bahay, paano makakasunod sa alituntunin? Di ba may mga certain rules na binibigay sa makinig sa magulang? So yun, i-relate natin din sa piece yung lesson na to patungkol sa kung bakit nag-aaway-aaway ang mga tao. Na kung tutusin, pwede namang hindi mag-aaway-aaway ang mga tao. Diba? Pwede namang magtulungan na lang sa kung paano masusupo talaga ang mga problema ng bayan o ng bansa. Pero anong nangyayari? Hindi yun ang nagaganap. Kung makikinig kayo sa balita, laging may nagtatalo sa mga news. Politicians to politicians. Si Pangulong Duterte, inaaway ni ganito. Si Vice President, kaaway din sa ganito. Hindi naman talaga out na nagsasakitan sila. Kasi ibig sabihin, magkakaroon sila ng salungat na mga saloobin. Na yung mga kagusto nila hindi magtama. Walang order. Ito yung gusto ng isa, ito yung gusto ng isa, nag-aaway na ngayon. Parang saan? Sa klase, pag kayo may group activity. Gusto ni ganito, ito yung gawin natin. Gusto naman ng kaisang member, ito yung gawin natin. So hindi magkasundo. Okay, class? So yun yung kabuuan ng ating pag-aaral patungkol saan? Sa mabuti, o ano yung pamagat pala natin? Pagsusuri. Ayan, ito ipapakita ko. Pagsusuri sa dulot ng mga impormasyon. Mabuti ba o di mabuting na idudulot ang impormasyon? Okay? So ngayon, class, gagawa kayo ng may isang task ako, performance task na ipapagawa sa inyo patungkol dito. Okay? Gagawa kayo ng isang vlog. It's VLOG. Ibig sabihin, it's a video. Okay? Hindi sulat. It's a vlog. Short lang, class. Short. Maikli lang na vlog. Or, pwede nyong gamitin yung through TikTok. Yung TikTok, pwede nyo siyang gamitin sa kung paano nyo sasabihin. Nakakapanood kayo ng mga TikTok na nagbibigay ng information. Ayan. Ayan. So, paano nyo ilalagay sa vlog o sa TikTok yung performance task ninyo? Ayan. Paano nyo hihikayatin ang mga batang katulad nyo o lahat ng taong makakapanood ng video nyo na dapat tayo bilang mga tao ay nagiging mapanuri sa mga impormasyon na ating naririnig? Okay? Pwede nyo idagdag yung lesson natin ngayon
na ano ang kabutihang dulot kapag hindi natin nakukuha ang tamang impormasyon? Ano ang masamang epekto kapag hindi natin nakukuha yung tamang impormasyon? Ulitin ko, i-ano nyo sa vlog kung paano dapat maging mapanuri sa mga naririnig at nababasa o napapanood, at sasabihin ninyo yung masamang epekto kapag mali ang impormasyon na nakukuha natin. Ano yung negative na magiging effect kapag mali ang nare-receive nating information? Ano ulit ang gagamitin? TikTok, pwede yun. Mabilisan lang class, ha? Hindi kailangan sobrang haba. Siguro kaya na yung mga, kung paano gawin ni Laika video, yung sa pagtuturo ni Laika video, gaano kahaba, ganun lang ang length. Sino nakapanood ng Laika video? Yung nasa TikTok lang, na nagtuturo siya, halimbawa, anong pagkakaiba ng anong pagkakaiba ng bakit hindi dapat gamitin yung comment down below, kasi paulit-ulit na. Comment down na nga, may below pa. So, di ba tinuturo yun ni Laika? So, ganun lang kaikli. Mga ilang minutes, seconds lang yun eh. Parang mga 1 minute lang. O, limit natin class sa 1 minute lang yung video. Mabilisan nyo lang nasasabihin. Ulit, kung paano magiging mapanuri. At ano ang masamang dulot kapag mali ang impormasyon na na-receive natin? Okay? Paano ipapasa ang video clips o ang inyong performance task na vlogging or TikTok? Ayan. Pwedeng isend sa akin through para madali kong makita at ma-download at ma-check through Messenger. Okay? Sir, kailan po yan gagawin? Kailan po yan gagawin? Ayan. So, hindi nyo naman kayang matapos yan ngayon kasi may mga gagawin pa kayo, alam ko. So, bibigyan ko kayo hanggang kailan ba? Pero pwede nyo nang simulan. Pwede kayong mag-vlog sa labas ng bahay habang naglalakad. O pwede kayong mag-TikTok sa, ayan. Gamitin yung TikTok, doon nyo sabihin yung paano maging mapanuri. Ano ang masamang dulot kapag mali ang impormasyong nakuha ko? Oh. Yung mga sagot nyo kanina, pwede nyo ilagay yun. Yung mga dinagdag ko, pwede nyo ilagay yun. Titingnan ko kung sino yung makakapagbigay talaga nung idea ng pagiging mapanuri. Yung pagpapahalaga sa katotohanan. At paano kung hindi yung katotohanan yung na-receive mo? Maling impormasyon yung na-receive mo. Ano naman yung masamang dulot nito? Okay? So, yun. Sige, bibigyan ko kayo class hanggang ngayon kasi ay Tuesday. Bukas ay wala kayong klase sa morning. So, pwede kayong makapag-vlog ng morning. Sa afternoon, mayroon kayong Filipino. Pero I think wala kayong online sa Filipino bukas. Sa Webes class, mayroon tayong online sa homeroom guidance ng morning. Okay? Sa afternoon ng Thursday, wala kayong klase. Ay, mayroon MAPE. So, bibigyan nyo kayo hanggang Thursday, pero kung kaya naman gawin ng mas maaga, it'll be much appreciated kung maipapasa nyo yun ng earlier. Pero kung hanggang Webes, magawa. Yes, sir, Abang. Thursday po this week o yung Thursday po in this coming week? This week. O sige, gawin natin hanggang Friday afternoon. Go. Para medyo matagal. Okay? Anyway, ilang minutes lang class? 1 minute only. Nandun sir, na lahat, ha? Saan po ulit ipapasa? Ha? Saan po ulit ipapasa? Messenger. Sige po, thank you. Messenger. Okay. Personal messenger ko class kasi makikita na ng lahat. baka gayahin yung sinasabi nyo. Kailangan hindi makikita ng iba. Okay? Kailangan unique yung ano nyo, yung gagamitin lines. Kayo talaga yung nag-construct nung sinasabi nyo. Kayo yung parang nag-script write. Kayo yung nagsulat kung ano yung content ng vlog o ng TikTok na ginawa nyo. Yes, Annika? Annika, yes? May gusto kong sabihin. May tanong? Okay, yes. Pwede na magtanong. Sir,
Anika muna. Wait lang po sir, nakalimutan ko po. Wait lang po. Si Bella muna po. Bella, go. Sir, naisend ko na po sa inyo yung... Hindi ko po alam kung ano pong subject yun. Sinend ko po sa inyo through messenger po. Nawala yung sound mo. Sinend ko po sa inyo yung... Hindi ko po alam kung anong subject po yun, pero sinend ko po sa through messenger yung isa pong ano activity. Ah, okay. Yung through messenger na nare-receive ko, ninonote ko naman class kahit wala sa Google Classroom. Okay? Bella? Oh, sir? Sir? Yes. Ano po ulit? Tungkol saan po ulit yung vlog? Na-disconnect po ako eh. Ah, okay. So, it's okay, Bella. Susulat ko naman ulit yun sa inyong GC kung paano gagawin. Okay? Pero yung vlog, ang content, sasabihin nyo sa nanonood sa inyo kung paano magiging mapanuri sa mga nare-receive nating impormasyon at paano kung maling impormasyon ang nareceive natin, ano ang di magandang dulot nito. Yan. Okay. Yes, Percy. Sir, saan po ba yun papasa? Sa TikTok po o mag-video lang po na ipapasa po sa inyo sa messenger po? Yes, mag-video lang kaya. Gaganon nyo lang siya. Diba nakaganon lang kayo? 1 minute lang. Tapos send agad. Pero kailangan clear yung pagsasalita class kasi kasama yun sa i-rate ha. Malinis yung malinaw yung pagsasalita. Yung laman ng sinasabi nyo ay talagang may matututunan. Yung kung ano yung natutunan nyo sa pag-aaral natin ngayon. At may ilagay nyo doon. Okay? At yun ang dalawang yun. Malinaw ang pagsasalita. Yung bigkas ng word na riintindihan. Tapos yung mensaheng malinaw din na ibibigay. Yung content. Kaya dapat may script kayo yun eh. Isusulat nyo muna kung ano yung pwede nyo sabihin. Kayo na bahala kung paano nyo mapapaganda yung vlog na yan. Huwag masyadong mahaba, I said. 1 minute is enough. Huwag lalagpas ng 1 minute. Okay, nandun na lahat. Mababanggit nyo na yun. Kasi mahaba na nga yung 1 minute eh. Kung less than 1 minute, okay lang din. Basta huwag lalagpas ng 1 minuto. Okay? So that's it. And I hope clear na yung gagawin yung class. Sir? And yes. Yung assignment po sa math, meron po ba? Yes, nasa module. Bella, nasa module saka sa book. Yung pages pala sa math, po? Mamaya ilalagay ko na lang sa GC. Ito ulit. Yung assignment nyo sa math, yung module, isa-send ko na lang class yung answer key, kayo yung mag-check noon. Yung sa book, sasabihin ko kung kailan natin i-check. Maghintay lang sa signal kung kailan natin i-check. Is that clear? Sir, okay. Ano pong assignment po natin sa ESP? Ito na nga. Ito la. Ito yung gagawin nyo. At may ilang pa kayong sasagutan. Meron pa palang ilang sasagutan ngayong hapon. Pero kaunti lang naman. Nasa ano class? Nasa book. Ayan. So, sasagutan nyo siya sa notebook. Ito, sarili nyo lang. Sarili nyo lang din na ano. Sige. Gamit ang inyong ugaling Pilipino sa bagong panahon, ang inyong book sa ESP, pupunta kayo sa page 9 hanggang okay, page 11. Letter C lang sa page 11. Sa page 9, letter A. Page 10, letter B. Page 11, letter C. Ilalagay ko nga dito para kopyahin class. So, page 9. Okay, letter A. Page 10. Letter page 11, letter C. Yan.
May nanonood ng pelikula. Ayan. Anong gagamitin yung book sa ESP na brown? Ayan. Reference. Sir, hindi ko pa ba nakukuha yung books ko? Pwede mong kunin dito ngayon, ano? Bella, malapit ka lang ba? Pakuha mo ngayon? Hindi po. Malayo po. Kung merong kukuha, ha? Huwag mong piliting kung wala namang kukuha. Pero nandito naman ako bukas. Pwede rin bukas. Sige po. Ogaling. Ang haba kasi ng title nyo sa, ano yun? Sa ESP ng book ninyo. Nakabago. Ayan, yung title ng ano nyo. Tandaan nyo yung title. Ugaling Pilipino sa makabagong panahon. Yung brown. So, nandun siya. So, paano class isusubmit? Kaya isusulat sa notebook ang sagot, pipicturan. Ulit. Susulat sa Facebook, sa notebook, ang sagot yan, yung brown ang hawak ni Annika. Sa notebook ang sagot, picturean, tapos i-attach nyo sa classroom. Maglalagay ako doon ng note kung ano yung assignment sa classroom. And then doon yung i-attach yung picture. Is that clear? Yung hindi kaya mag-classroom, uulitin ko, wag nang paulit-ulit ng tanong, messenger, kung walang connection. Pero kung kaya naman talaga yung classroom, doon mag-attach. Bakit class? Sa classroom kasi madaling ma-check at madaling yung makita yung score pag nalagyan ko na. Sa messenger, hindi ko nalalagyan ng score. Secret yung score pag naka-messenger. Nasa class record ko lang. Pero yung Google Classroom, nakikita nyo kung ano yung score ninyo. And that's it. Kung wala nang tanong. So, see you bukas dun sa mga estudyante ko sa PIS ng 9 a.m. Si Amer, si Carl, si Toby, si Jester. Sino pa yung isa? Mag-join ka muna, JM. Kasi si teacher mo ay ano. Sino pa yon? Si Aragel. Kaya lang si Aragel nga nahihirapan sa connection. Sino pa yung isa? Toby. Ayun, sasabihin ko na lang kung sino pa kasi ang isa ng 9 a.m. Sir, nandito na po si Ara. Ayan. So, wala nang tanong?